Hello mga JB viewers, welcome back to my channel. Meron tayo ngayon gagawin dito ang microwave 110 volts. Ang brand niya ay GE. Bale, no power siya. Siguro na direct sa 220 volts. Pero mabilis lang daw naman. Nagka-power daw naman, kaya lang biglang nawala. Okay, binuksan ko na nga. Bale, check pa natin kung anong bumigay na pyesa. Ang kanyang fuse putok na. Yan niya, putok ng kanyang fuse. Yan, checkin natin ang kanyang hanapan natin siya ng shorted. Ayan niya, open ang kanyang fuse. Suplex 1 tayo. Ayan, putok na ang kanyang fuse. Oh. Sinong. Ayan itong kanyang protector. Okay naman. Ayan. Okay itong kanyang protector. Protector dito, tapos double protector. Ayan, okay din. Obvious nga ang bumigay. Hanapan natin sa shorted kung kanyang kapasitor. Ang kapasitor na dati, napalitan na raw. Yan o, palit na nga siya. Malamang siya ulit bumigay ngayon. So, yun, shorted. Shorted ang kanyang capacitor. High voltage capacitor. Dali, binunot natin itong kanyang galing sa transformer, high voltage transformer at galing sa microwave pinakuhaan magnetron. Shorted ang kanyang capacitor. Para X1 tayo. Yan, itong kanyang high voltage diode. No continuity kasi high voltage line niya, ito hindi ito papalo. Reverse natin. So, okay ang kanyang high voltage diode. No continuity. Try natin sa 1K. No continuity. Okay ang kanyang high voltage diode. Yan, malamang ito lang kanyang high voltage capacitor. Then, para malaman natin buo itong kanyang power control, pwede natin siyang jumperin muna natin ang kanyang fuse. Kung wala tayong fuse, pasasaksak natin sa 110, gagamitan naman natin siyang DIY circuit protector. Okay, jumperin ko lang muna ang fuse. Nga, na-jumperan natin ang kanyang fuse. Yan, okay na. Yung fuse niya, ginamperan natin. Pero manifest nila nga natin ginamper, mga 6 ampere. Pero ang kailangan niyang volts ay 8 ampere. 8 to 12 ampere ang fuse nito sa primary. Then yan, sukatin natin ang kanyang cord. Continuity. So, ito ang kanyang corpse.
nga meron siyang resistance, high resistance. Bale, nasusukat natin resistance na yon ay yung kanyang step down transformer na ayun itong 110 out ay 12 volts 110 ng input yung out ay 12 volts step down siya mong susupply sa control panel board sa kanyang system nasa relay so ibig sabihin buo ang kanyang power supply doon kaya pwede natin siyang isaksak muna sa 110 pero binunot muna natin ang kanyang linya papuntang high voltage capacitor galing sa high voltage transformer at sa magnetron binunot natin okay lang na nakakabit itong high voltage diode kasi nga buo naman na natin itong kanyang 110 sa source 220 yung 110 volts sa transformer ayun may power na siya hindi na safe tumahan kayo ibig sabihin okay power supply tayo okay, papunta na lang natin siya ng high voltage capacitor. Ang kanyang high voltage capacitor. Tanggalin na nga natin ang kanyang high voltage capacitor. Palitan natin. Ang kanyang high voltage diode. Okay naman siya. Ang kanyang high voltage capacitor. At iba rin lahat ng napagawa, pinalitan na rin ang high voltage capacitor. Double check na natin kung ang circuit siya. So, sukatin nga natin ang kanyang high voltage capacitor. So ayan nga, sa bunot na tayo kumuha. Ito. Yun, okay. Papalo. Babalik. Yun, palo, balik. 1K tayo, 1K. Natin yung tester. Yun. Yun, okay. Tingnan natin kung may grounded siya sa body. Oh, wala naman. Oh, wala naman. Hindi gaya nito, shorted itong isa ko, shorted talaga. Para dito sa... dala natin yun okay hindi natin ito 0.75 din ang value nito same value ay okay, kasado na ang kanyang kapasitor pwede natin siyang testingin so testingin nga natin siya saksak natin yun may power na siya tapos kumuha tayo ng tubig start mga J-viewers, meron naman tayong isang video matapos na kapakipakinabang para sa mga newbie sa mga taga-DIY natin, kain-kain mo sa inyong bahay ito isang microwave oven o power GE ang tatak bale, naging sira niya yung kanyang fuse at saka itong kanyang high voltage capacitor so kung kayo mga kung kayo napadala sa akin channel Just subscribe, like, share, and comment. And pakihit na rin ang bell button para lagi kayong updated sa mga upcoming videos ko.